Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Ginoong Edgardo G. Gallega Jr., ang inyong makakasama sa araw na ito para naman po magbigay ng patnubay at gabay para sa pag-login at setup ng 365 account para sa mga bata at pag-install ng MSTeam. Login and set up 365 account for learners and install MSTeam free 365 account for learners. Una, dapat meron na tayong hawak na 365 email account kasama ng password nito na ibinigay ng inyong guro o ICT school coordinator ng paaralan. Pangalawa, pumunta sa browser at i-type ang office.com para sa unang beses na paggamit nito. At kapag na-type na ang office.com, meron kayong makikita na welcome to office. Nandito na ang sign in at get office. So ang gagawin po natin kasunod ay i-sign in ang ating account na ibinigay sa atin. So just click or i-click ang sign in button. Okay, pagkatapos i-click ng sign in button, ito ang makikita ninyo. Ilagay ang email na binigay ng inyong ICT coordinator or ng inyong guro. Ito ay binubuo ng inyong LRN. Ayan, LRN ng bata. Okay, at r4a-1.deped.gov.ph. At pindutin ang next. Ilagay ang password na ibinigay ng inyong ICT coordinator o ng inyong guro. Pagkatapos ilagay, pindutin ang sign in. At merong lalabas na save password sa itaas na bahagi ng inyong screen. Maaari nyo itong isave o never. Kapag isinave nyo ito, every time na kayo papasok sa office.com o magsasign in, ito ay automatic na mag-fill in sa ating pag-login. Ayan. At ngayon, dito sa screen para sa pag-update ng password dahil sa naipasok na natin ang ating email account ng 365 at ang ganun din ang password, ngayon ay babalitan natin o babaguhin natin ang password. Okay? So, i-re-require po tayo na palitan o baguhin ang ating password. So, ibig sabihin, ang binigay na password ng ating guro ay para lang makapasok tayo dito sa office.com. Meron tayong tatlong row na makikita dito. Current password, pangalawa new password, pangatlo ay confirm password. So ang sabi dito, update your password. So ngayon papalitan natin o babaguhin natin ang inyong password. So sabi dito, you need to update your password because this is the first time you are signing in or because your password has expired. Ayan, dahil sa inipasok na po natin yung password sa unang pagkakataon at ito ay ating papalitan. Okay, so ang current password natin kanina ay ipasok po ulit natin at gumawa po tayo ng bagong password. So sa bagong password, meron po tayong sinusunod na format. It can be uppercase, lowercase, special character, and number. Ayan, so pwede nating pindutin yung suggest strong password o use password save in your Google account. Okay, so kapag pinindot natin yung suggest strong password, magsasuggest si Google ng password na maaari mong gamitin. So anyway, pwede tayong gumawa ng sarili nating password. Okay, so uppercase or malalaking titik. Ayan, halimbawa, isang malaking titik. At lowercase or special character, combination, pwede nating pagpalit-palitin sila. Make sure na sinusulat natin o sinulat natin ang ating password na ipinalit o ginamit. Okay po. So, ang gagamitin ko ay ang aking password. Okay. Upper, special character, lowercase, and number. Ayan po. So, meron na po akong, na-type ko na po ang current password, na-type ko na po ang new password at ang bago, confirm password. Okay po, so parehas lang po itong dalawa. So, ngayon, after po natin malagyan na lahat ng row na to, pindutin po natin ang sign in. At kapag napindut po natin ang sign in, so may lalabas na naman pong prompt message na ito.
kung gusto ba nating isave ang ating password. So ngayon, dahil sa yun lang yung ating ipinalit na password para sa office.com natin, at para kung just in case na makalimutan po natin, ay maaari natin mabalikan dito. Okay, so ang gagawin po natin, lagyan po natin ng username. So ito po ay para sa 365 account. Ayan. And then, andito pong password niya. So, pwede nyo pong tingnan at pwede naman pong nakaganyan lang. Okay, so, then, pindutin po ang next. Ayan. So, use your Google account to save and fill password. So, kapag pinindot po natin to, sabi dito, passwords from your Google account will also be available on this device while you're signed in. Ayan. So, every time na papasok ka, every time magla-login tayo, sign in, automatic na po siya yung kaka-capture ni Google at yun na po yung hindi nyo na po kailangan pang maglagay ng password. Okay. So, just click yes. Ayan. So, ito po ang account na ginagamit ko. So, ilalagay ko po ang password ko. Ayan. So, ngayon dito, pagkatapos nating mag-reset o mag-change ng password, your organization needs more information to keep your account secure or learn more. So, ang pipindutin po natin, pindutin po natin ang next. Okay. So, kapag pinindot po natin ang next, ito po ang lalabas ngayon. Okay. So, don't lose access to your account. Ayan. So, meron po tayong mga tinatawag na security section. Okay. So, to authenticate o para ma-authenticate natin yung ating account every time tayo ay papasok. Okay. So, to make sure you can reset your password, you need to collect some info so we can verify who you are. Ayan. So, just in case na makalimutan po natin ang ating password, pwede po nating i-reset ito. Okay. So, kapag po tayo nag-reset, so kinakailangan po nating mag-set up ng isang authentication. Okay. So, we won't use this to spam you just to keep your account more secure. Ayan. Para sigurado na yung account natin ay secured at hindi maaaring mapasok o mahak ng ibang tao. Ayan, you'll need to set up at least one of the option below. Ayan, so kailangan po nating i-set up to. So take note, meron pong oras to sa pagse-set up. So kapag po ito ay nag-expired, automatic po na magsa-sign out o mawawala ang access natin dito. Okay po. So dapat mabilis po tayo dito. 13 minutes or 15 minutes. So, pwede pong isang authentication ang gamitin natin. Can be phone, pwede pong email, at pwede naman pong tanong. Okay, pwede po natin gawin to lahat o pwede naman pong isa lang piliin natin. Pero sa gagawin ko ay lahat po. Okay, so una po ay phone. Set up now. So, click lang po natin to. Okay, select your region first. Ito po. Authenticate phone. Of course, ang mahanapin ko ay Philippines. Okay, so piliin po ang Philippines. At ilagay po ang phone number. 09. Okay, so this is my phone number. 0962210491. Ayan. So, text me or call me. Okay, para makareceive po ng verification code. Ayan. So, pwede po tayo mamili kung tatawagan kayo or pwede naman pong through text lang. Okay, so pipiliin ko po ay text me. So, kapag text me po ang pinili ko o pinili nyo, makaka-receive po kayo ng verification code sa number na inilagay nyo po sa itaas. Okay, check po natin ang verification code. Ayan, naka-receive na po ako ng verification code. Ang verification code po natin ay binubuo ng 6 na number digit. Okay po, so ayan po, 342-349. Ayan, yan po yung aking verification code na receive. So ngayon, click verify para ma-verify po kung talagang tama po yung phone number na nilagay natin. Okay, so check na po tayo. Ayan, dun sa unang authentication. So pwede po natin yung gamitin sa pagre-reset ng password. Okay, pangalawa po ay through email. Ayan, pwede rin po tayong gumamit ng email dito. Okay, so set up po natin ang authentication gamit po ang email. Ayan, so authentication, gamit ang email ninyo, ilagay ang email. So, ang ilalagay ko ay yung aking email address and then click email me. So, ngayon, dahil na-click na po natin yung email me, magsasend po siya ngayon ng verification code sa email na inilagay natin. Okay, check po natin ang ating
email na ginamit para sa verification code. Okay, so ayan. So ngayon po ay ilalagay na natin ang verification code na galing po sa ating email. Okay, so number din po to, 6-digit number, 779631. Ayan, so verify. Ayan, ito po yung sinasabi ko, the verification code has expired, please try again. So, email po ulit tayo kapag nag-expired po yung session dito, kasi may expiration din ano po siya. Time. So, ngayon po, ulitin po ulit natin. Ayan, lagay po natin, 793497. Then, click verify po. Ayan, so dalawa na po, meron na po tayong phone, verified na rin po siya. And then meron na rin po tayong email, verified na rin po. At pwede pa rin po natin i-verify yung security question. Okay, kung hindi pa po, ayan, para po lahat possible ay pwede natin gamitin sa pagre-reset ng ating password. Pwedeng number, kung sakaling mawala yung number natin, meron tayong email. Kung sakaling mawala yung email natin, meron tayong security questions. Okay po, so tatlong tatlong authentication ang ginamit natin. Okay, first security question, dapat lahat magset tayo ng question at dapat yung sagot ay tayo rin na magset. Okay, dapat yung mga question ay familiar tayo. Alam din natin ang mga sagot. Okay, in what city was your father? So, pipiliin ko ay middle name ng nanay ko. Siyempre, alam ko yan. Ang middle name niya ay halimbawa ay Gallega. Okay, ay halimbawa po ay Luna. Security question number 2. Okay, what was the name of the first school you attended? Ayan, kung yun yung tanong, dapat alam mo totoo yung sagot mo, hindi yung gawa-gawa kung saan school lang po. Okay po, kung saan yung school. Okay, halimbawa San Roque and Northern Samar. Ayan, so check na po tayo doon. Security question number 3. Who is the most famous person you have ever met? Wow. Famous person you have ever met. For example, Juan. Ayan. And then, De La Cruz. Halimbawa. Security number 4, question. Ayan, dapat matapos natin to. In what city was your father born? Halimbawa is Gumaca sa Quezon. And then, last question, what is your favorite food? Okay, dilis, halimbawa. Wow, dilis. Then, save answers. Ayan, so lahat ng tanong doon ay magsisave po at in case na makalimutan po natin, yung mga question doon ay yun ang ating sasagutan. Okay, so meron na po tayong phone, email, and then security questions. And then, click finish po natin. Ayan, so naklik na po natin yung finish at tapos na po tayo sa paglalagin at pagre-reset ng password at sa pag-setup ng ating Office account, o 365 account. Ayan, so nandito na po tayo sa loob ng 365. Okay, so dahil ito po ay free for the learners, ayan, so may pangalan na po siya kasi Shakira po ang nagamit kong bata, nai-login ko na po siya. Okay, meron na po tayong Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, and SharePoint, and Team. Ayan, so dahil nga po ang Team ang gagamitin natin para sa live event na gaganapin sa ating paaralan, tayo po ay mag-i-install ng MSTeam. Saan nga po ba makikita ang MSTeam? Okay, so paano po natin i-install ang ating Microsoft Team sa ating laptop? Okay, MSTeam. So, andito po siya. Ito pang Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, SharePoint, and Teams. So, Teams ito po. Okay, so ngayon ang gagawin natin, i-click lang po natin to. Ito po yung MSTeam. So, click lang po natin to. Ayan, so hantayin lang po mag-load. Ayan, so nandito na po tayo sa loob ng Microsoft Team. So, ang gagawin po natin para magkaroon po tayo ng application o sa Windows natin, sa laptop, sa computer, meron pong, tingnan po natin ang pinakababang bahagi dito, ito yung arrow down. Okay, so may nakalagay po dito, download desktop application. Okay, so pwede po natin i-download ang Microsoft Team sa ating desktop para just in case na po tayo po ay ma-attend ng mga webinar na kailangan ng Microsoft Team, naka-install na po sa ating computer.
Okay, click lang po natin tong arrow down na to para sa desktop apps po natin. Okay, just click and then download. So kapag dinownload po natin yan, ayan. Ayan po, same process po tayo. Punta po tayo sa download, ano? Hanapin po ang file na dinownload natin. Okay, so nandito na po ang downloaded application ko. Okay, nasa download lang po yan. Teams Windows 64-bit. Okay, so ang gagawin po natin is i-download po to. Okay, so install. Paano install? Double click and right click lang po tayo. Pwede pong i-double click at pwede naman pong right click at i-run ang application. Okay, hintayin lang po para sa pag-i-install. Okay, dinouble click ko po. Or pwede naman pong right click at i-run to natin. Okay, or open. Okay po. So, hintayin lang pong may lumabas. Ayan. Ayan, hintayin lang po natin na mag-install ang ating Microsoft Team. Ayan, so loading na po siya. Okay, so ito na po yung ating Microsoft Team para sa Windows. Okay. So ngayon, dapat naka-login ng ating account. So paano po mag-login dito? Okay, sign out ko po ang account ko at i-login natin yung ginawa kong account kanina. Okay, welcome to Microsoft Teams. Ito na po tayo. So ang ilalagin ko po, meron na po tayong account kanina na nilagin kanina sa Office Apps. So ngayon, i-login lang natin. So ayan, click lang po yung nasa taas na bahagi kanina sa upper part, portion ng ating screen. Ayan, so kapag nandito na po tayo, ayun po, makikita natin sa itaas na bahagi, tayo po ay naka-login na. Ayan, so dito po tayo magla-login. Okay, so pwede po tayong mag-sign out at pwede po tayong mag-login dyan. Okay, since naka-login na po tayo, ayan na po, dito na po tayo, ito na po yung ating Microsoft Team. Ayan, so may iba't ibang ano po dyan, team, pwede po tayo mag-join, mag-create ng sarili nating team. Okay, so dahil po tayo bilang mga bata ay a-attend ng live event bukas gamit ang Microsoft Team. So ang gagawin lang po natin ay click ang link na ibibigay sa inyo ng inyong guro para maka-join sa ating live event. Okay, so I hope na mayroon tayong natutunan kung paano mag-set up, mag-login, mag-reset ng password, mag-set ng authentication, mag-login ng account natin sa Office, mag-download, at ganun din sa mag-sign in at mag-sign out ng ating account gamit ang MS Teams. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po meron po tayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!